inaprobahan ng Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases, IATF, ang unti-unting pagtataas sa passenger capacity ng mga pampublikong sasakyan. Sinabi ng Presidential Spokesman Ari Roque na mula 70%, itataas ito sa 100%. Itong mga passenger capacity na ito ay para sa mga sasakyan ng public road-based at rail transportation na bumibiyahe sa Metro Manila at Karatig-Lalawigan simula sa November 4. Sa kasalukuyan, nasa 50% pa lamang ang passenger capacity ng mga PUVs. Inirekomenda ng Department of Transportation ang pagdaragdag sa passenger capacity sa harap na rin ang mataas na demand ng pampublikong sasakyan sa National Capital Region na nasa ilalim ng Alert Level 3. Tulong na rin ito sa mga drivers at operators para makabawi sa epekto ng pandemya at mataas na presyo ng krudo. Sa IATF resolution, binibigyan ng kapangyarihan ng DOTR na palawakin pa sa ibang lugar sa bansa ang increased passenger capacity maging sa ibang paraan ng transportasyon. Matiyak lamang na masusunod ang aplikableng health at safety protocols at ang mahigpit na pagpapatupad nito. At kaugnay ng balitang yan, makakabalitalakay natin si Ginoong Jojo Martin, ang Vice President ng Pasang Masda. Sir Jojo, welcome po muli sa Balitalakayan. Naku, magandang gabi ho sa ating lahat at sa mga nakikinig at nanonood po ng ating programang Balitalakayan. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Good news po sa inyo dahil sa yung isa sa mungkahi ninyo, yung pagdaragdag ng passenger capacity sa PUVs, pinagtibay po ng IATF. Ano po ang reaction ninyo dyan? Well, actually, nagpapasalamat nga tayo sa DOTR at yung meeting nila together with IATF. Kahapon po nilang pinagmuan. At napagdesisyonan po nila na ang mga public utility vehicles, most especially sa tipo, mga buses, yung mga high capacity na public utility vehicles po natin, ay pahihintulutan na lang magsakay ng 70%. At nang sa ganun namang pamamaraan, pag ito'y natuloy na sa November 4, no? Magiging malaking tulong na rin ito para sa ating mga commuters, especially sa mga pumapasok sa kanilang mga trabaho. At the same time, ang impact din ho nito tuwid po sa amin sa public transport ay pagkakaroon na ho ng konting karagdagang kita ang ating mga tsuper. But despite meron po tayong pandemic ngayon, tayo rin ho ay nananawagan sa ating mga kababayan, we need the full cooperation with them na sana po ay yung health protocols natin ipairan pa rin. Yung pag-wear ho ng face mask, face shield, alcohol, doon sa mga terminals po namin, at gagamit po kami ng mga thermal scanner para sa ganun naman ay para din sa kanila mga safety rin po ito. Mm-hmm. Sa tingin po ninyo, kahit paano, makakabawi na din yung mga drivers at operators dito sa naging lugi dahil sa pandemya at serya nga ng oil price hike? Well, actually, ma'am, sa totohanang usapan, ito ay magiging malaking tulong na rin. No? Well, ito nga, before, ang sinasakay ho natin is 50% lang. At palagi namin, doon sa konting karagdagang prosyento ng ating mga pasahero na madadagdag sa amin, ay makakatulong na rin po ito. Bagkus yun nga pong aming inihiling na fuel subsidy sa ating pamahalaan, until now is wala pa hong konkretong petya kung kailan po nila i-implement ito. But bagkus kami naman po ay naghihintay at sa mahabang panahon na rin na nagsakripisyo ang ating public transport, most especially o sa jeepney. No? At para di rin hulingin sa kaalaman ng ating mga kababayan, kung matatandaan ho nila yung pinail namin consolidated petition for fare increase that was 2 weeks ago, pinapending muna ho namin ito sa LTFRP. At nang sa ganon, napag-aralan din ng mga public transport, higit sa lahat kami mga transport leader sa jeep, magkakaroon po kasi ng isang malaking epekto ito pag tumaas po ang pamasahe. Mm-hmm. At tayo naman din po natin tatamaan yung ating mga maliliit na kababayan. So we are hoping na sana itong fuel subsidy na ipamamahagi sa amin ng pamahalaan ay agar na pong maipamigay at maipamahagi na po namin sa ating mga drivers. Yeah. Yung po bang matanong lang din namin kasi madadagdagan na yung mga pasera, no? Yung disinfection po ng mga pampublikong sasakyan, natitiyak po ba yun? Well, actually sa amin po, no, kung makikwento ko lang, ang Pasang Masda, nagpo kami ng corporation together with our national directors. Meron din po tayong tumatakbo mga modernized jeep. And not even on modernized jeep, pati dun sa mga traditional jeep din natin,
Kami naman ang ginagawa ho namin diyan, let's say halimbawa nagamit ang sasakyan sa isang araw, every other day 'yan sinasanitize natin 'yan. Pinupunasan natin ng mga disinfectant sa loob 'yan at sinusuguro din po natin ng kaligtasan ng ating driver para nang sa ganun po yung mga paserong sasakay din natin ay safety po, ma'am. Mm-hmm. May po na po kasi yung mga plastic barrier daw para sa mga pasahero, yung iba nakikita sira-sira na. Well, actually, magandang tanong ho yan. Kaya nananawagan din po tayo sa mga kapatid nating operators na naway yung bang mga ginagamit nating plastic barrier. Kung talaga namang ito'y nakikita na nating madumi na o talagang dapat palitan na, it's about time naman na para magtulong-tulong tayo. Kaya niyan, pinagtulutan tayo ng pamahalaan na medyo madagdagan ang ating capacity. So sa kabilang banda, ibalik naman din natin yung magandang serbisyo, no? At palagi ko naman, kaya naman gawin lahat ito ng mga kapatid natin sa hanap buhay, most especially sa PUJ. Yan. Ano po ba yung mga pinatutupad na na rules ng inyong samahan sa mga sasakay ng jeepney, lalo na ngayon 70% na nga po yung papayagang capacity by November 4? Well, unang-una ho, syempre yung health protocols, no? Kailangan sundin natin yan. Ang ating drivers, naglabas naman po ng memorandum ng IATF na hindi na ho nire-record na mag-face shield ang driver kasi nakaka-obstruct po yan sa pagmamaneho. Yung mga sabihin natin naka-face mask lang siya at meron siyang barrier na plastic sa kanyang paligid, at the same time dun din po sa ating mga pasahero. At yun nga ho kasi kung minsan ang nangyayari din, most especially sa amin sa jeepney, sa terminal po namin, wala ho magiging problema, ma'am. Kasi na-thermoscanner namin sila, na-spray namin sila ng alcohol. So lahat na-check natin yan, pati yung mga contact tracing natin. Pero ang problema ho natin kasi dito, ang PUJ, alam naman ho na marahil lang lahat yan, up and down po kami, pick and drop. So yung along the way po na bababa namin, na isasakay namin, hindi po tayo nakakasiguro kung sila ba bakunado na o sila ba hindi walang sintomas ng tinatawag nating COVID na ito, no? But sana naman ang ating mga kababayan, huwag tayong maging unfair. Nananawagan po ako sa ating mga mahal na mananakay na siguraduhin lang ang ating sarili naman at maayos. At nang sa ganun, hindi tayo makapanghawa ng ibang kapwa natin. Yun po. May naipangako po na ipapalabas na 1 bilyong piso para tulong doon sa, in particular, ang binabanggit po ay yung mga pampublikong drivers sa pampublikong sasakyan. So may idea na po ba or discussion with LTFRB kung paano ang distribution nito at kung kailan? Yes, yun nga po. Isang pinapasalamat natin sa ating ahensya ng DOTR together with the Department of Finance, Department of Budget. Dahil ito po yung kanilang pinagsikapang upang mabigyan ng fuel subsidy ang ating mga PUJ drivers. And take note, para ho malaman ho ng ating mga kababayan, huwag naman ho sana magseselos ang ating mga ibang kapatid sa hanap buhay. Dahil ito pong subsidiya na ito ay nakalaan lamang po muna para sa mga PUJ. At base yung sa datos ng LTFRB, nag-aaralan din po nilang ang bilang ng mga legitimate franchise na tumatakbo ngayon dahil doon po sila magbe-base, no? So kung halimbawa pong makwenta na nila yan at agaran nila mailabas yung datos kung magkano kung ilang drivers nationwide, no? NCR, Region 3 and 4, including Region 3 and 4, ito po'y agaran naman po nilang ibababa sa amin at ipoprocess na po para maibigay po yung tamang kaukulang kwenta para doon sa 1 bilyon na paghahatian po ng mga driver. Mm-hmm. But until now, gaya ng sinabi ni Chairman Delgra kanina, kausap din po namin siya sa LTFRB, wala pa po silang figure na may bibigay as of now. At this point in time, i-base muna po nila sa data to, then it will be divided po ito para doon sa mga drivers sa para mabigyan. Mm-hmm. At least mas clear po yung usapan ngayon doon sa ayuda compared to doon sa nauna doon under the bayanihan. Yes, ma'am. Actually, ito pong yung nakaraang bayanihan o natin kasi, that was the 2018 pa, nagkaroon po ng pantawid pa sa ATAP card. Ang nangyari po kasing sistema before, ito pong card na to ay ilalagay po doon ko yung case number, plate number, at ito pinababa doon sa kanilang mga operator. Ngayon, ang katiran po ng ating DOTR, pinag-aralan nila ito, dahil bagkus ang mga operator naman natin kapatid sa hanap buhay ay pinaboderihan po ng driver, mga drivers. At ang driver po mismo ang bumibili ng krudo na para gamit pang-araw-araw na panggatong namin. Ngayon, ang naging setup ngayon, ang pasada card na bagong gagawin ngayon ay direktamente ibibigay mismo sa mga drivers na.
But mayroong mga certain or corresponding requirements kailangan nilang submit. Kasi para nang sa ganun din ay maibigay o maipamahagi yung pasada card doon sa mga legitimate drivers na may legitimate franchise ng nilang mga operators. Mm-hmm. Yun po. Yun. So yung kung ang pinapasada po nila ay kolorum kung tawagin, medyo mahirap para makatanggap sila ng ayuda. Yes ma'am, actually talagang syempre, well of course ang ating pamahalaan ay talagang ginagawa nila lahat ng kanilang magagawa para matulungan po ang hanay ng PUJ. Ang magiging basis na lang po dito is yung may legitimong prangkisa na hindi expired at yung mga existing na tumatakbo po ngayon. Yun po ang pag-aaralan nila. At kausap namin si Chairman Delgra, ito po'y bibilangin kung ilan yan at it will multiply and divide it into the drivers na para makuha po nila yung tamang figures kung magkano kada driver na matatanggap sa tawid kata. Ano po ba ang usapan? In cash o ilalagay uli doon sa mga ano parang cash card? Actually, ito po ma'am, yung tinatawag nating pantawid pasada card. Doon po ilalagay yung pondo, yung kinakuha lang pondo na yan. Pwede sabihin na lang, like for example, kunyari, 1,000, nakapondo lang po din yan. At yung pong gagamit niyan, kung sino po ang nakapangalan na driver doon, or together with his plate number, para pagpunta niya po doon sa mga gasoline stations, ipapakita niya po yung card doon sa mga gasoline boy. At ang makakargahan po nito, yung mismong plate number na nakalagay po doon. Yun po. At ito pong pero nakalagay nito ay hindi pwedeng gamitin kung saan man na bagay. Ito po yung pang crudo lamang po ng mga PUJ. Ayan. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Jojo. Naku, maraming salamat po sa mga pagkakataong ibinibigay niyo sa amin. At least na ipapaliwanag po natin ang ating mga hinaing at ating mga update sa mga public transport ngayon, most especially po sa jeepney. Isang magandang gabi po sa lahat at sa Balitalakayan na ating programa. Mabuhay po, always stay safe at pagpalain po tayo lahat ng po may kapal. Yan, maraming salamat po. Si Ginoong Jojo Martin, ang Vice President ng Pasang Masda, ang ating nakabalitalakayan. So, syempre, ikinatutuwa nila yung ayudang tatanggapin nila mula sa pamahalaan. Pero starting November 4, mas marami na po ang pwedeng isakay ng mga pampasaherong jeepney at iba pang mga pampasaherong sasakyan. Kaya kung kayo po nahihirapan noong mga nakaraan na maraming na-stranded, ngayon mas medyo madadagdagan na ang mga pwedeng isakay. Pero yun nga po, ang paalala lang din natin, ay panatilihin po na sumusunod tayo doon sa mga health protocols. At tiyakin natin na kung paano gusto nating tayo iligtas, yung mga makakasabay natin, gawin nyo ding ligtas dahil sa ating pag-iingat.